Wagi-wagi ako. May pinabayaran akong preso. Yung kapwa preso ni Margaret, para lasunin siya. Alam mo mas maganda nangyari? Inatake siya sa puso sa takot. Ito ba yung sinasabi nila? Nakasabot mo si Miguel Ramos. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling si Daniel. Kuya, nakita kayo ni Juana. Sabihin pati si Juana, sinisiraan ka lang. Tumas! Mas wala ka nang pupunta. Kaya mas mabuti pa sa buwan. Ganun yun sa'yo? Para maging bida ka na naman? Alam mo, Daniel, magpapakamatay na lang ako. Boss, wanted ka na rin. Bawal ka nang gumalagala sa labas. Kung sabihin na rin yung plano mong isisi kay Miguel, pagpatay kay Daniel. Sinasabi ko na nga ba eh, oonsihin ako nitong si Tomas. Sabihin mo kay Miguel na makipagkita sa akin. Kaming dalawa lang. Ano ang ginagawa niyo? Okay, nakita ang ako. Natawag ka na ng polis. Sa'yo ang desisyon na yan. Sa maniwala ka at sa hindi at mahal kita. Gusto ko lang ay ang makakabuti para sa'yo. Tama kayo ni Nanay. Ako pa rin sumuko bago pa naman ayaw kaso. Hindi mo ba akong samahan? Baka kasi panghinaan ako na noon. Oo naman. Hindi kita iiwan. Sige, magkita tayo sa harap ng presinto. Tumawag sa akin yung kuya ko. Suko na daw siya. Kaya lang nagpapasama siya sa akin. Kaya ngayon pupunta ako sa presinto. Kuya? Hello, Katerina. I have your sweetheart, lover boy. Miguel! Miguel! David! Nalusutan ka ni Miguel! Dinukot nila ang kapatid ko. Hawak nila si Katerina. May alam ka pa dito? Eh, wala akong alam din, boss. Walang yung Miguel yan. Huwag siyang magkakamaling masaktan ng kapatid ko dahil mapapatay ko siya. Mapapatay ko siya! Tulong! Bitaw ba siya? Tulungan niyo ako! Tulong! Bitaw! Shhh! Huwag ka na magpapagod. Wala naman makakarinig sa'yo. Ano bang gagawin mo sa akin? Secret. Pakawalan mo na ako. Wala kang magagawa sa akin. Wala kang makukuha sa akin. On the contrary, ikaw ang sagot sa problema ko. Ikaw ang sasalpa sa love life ko. Pakana nito. Pati si Tomas sangkot dito. Kung kasama mo ni Tomas si Katerina, hindi niya usasaktan yung kapatid niya. Ginawalan niya yan dati. Halang talagang bituka ng gago na yan. Sir, bakit po parang hindi kayo kumikilos? Bakit din niyo hanapin si Miguel Ramos? Hawak niya ang asawa ko! Nakadeploy ng lahat ng agents namin. Kinakausap na ng mga informants namin ang lahat ng kakilala nila tungkol sa kinaroroonan ni Miguel Ramos. Nakausap na rin namin ang PNP. Nag-set up na sila ng mga checkpoints at naglagay na rin sila ng mga magpapatrol sa daan. Sir, hindi usapat yan. Bakit din niyo dagdagan ng mga tao ninyo? Bakit hindi kayo humingi ng ibang tulong sa ahensya? Ang mga militar, may kakilala ang papa ko! Para lumawak ka ng hasangupan ninyo! Pakailangan lang may balik sa akin si Katerina. Hindi sa akin pwede mawala si Katerina. Hindi ko siya naprotektahan. Kailangan ko siyang iligtas. Hayop ka, Miguel. Pakawala mo si Katerina. Sure! No problem. Basta ibalik mo sa akin ang lahat ng pera ko. Tungkol to sa pera? Oo naman. Eh paano ako kikilos kung saswapangin mo lahat ng pera? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo para maibalik mo sa akin lahat ng pera ko. Kapwa ka mo sa iyo, Katerina. Sige, ibabalik ko sa iyo lahat ng pera mo. Basta ito, tanda mo, wag na wag mo sasaktan si Katerina. Naiintindihan mo ba ako? We'll see. Okay. Sino ngayon ang parang aso sa ating dalawa? Ha? Miguel.
Hayop ka na ginawa mo sa asawa ko. Wala pa naman. Basta ibigay mo sa akin ang gusto ko. Bigil kahit ano. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Basta ibalik mo ang asawa ko. Si Emily. Oh. Ang asawa mo, kapalit ng nanay mo. Bakit palagi na lang sinusubukan ng pagsasama ni Daniel at Katerina? Hindi na ba sila pwede maging masaya? Malalim pa sa Daniela. Malalim ang pag-ibig ni Katerina at ni Daniel. Alam ko na hindi sila susuko. Naniniwala ako sa pag-ibig nila. Hindi ito basta-basta mababali. Naaawa ako kay Daniel. Gusto ko siyang tulungan. Hindi ko alam kung paano. Anong gagawin ko? Hindi ko pwede ibigay ang mama ko kay Miguel. Hindi natin ibibigay ang mama mo kay Miguel. Pero gagawin natin siyang pain para mahuli si Miguel. Hindi pwede. Dahil malalagay sa alanganin ang buhay ng mama ko. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi niya pwede malaman ang hinihingi kondisyon ni Miguel. Anong kondisyon, Daniel? Anong hinihingi ni Miguel? Anong ayaw mong malaman ko? Kayo po, kapalit ni Katerina. Nasisiraan ba siya ng bayat? Sige, gagawin ko. Hindi ba? Emily. Tawagan niyo si Miguel, sabihin niyo sa kanya na pumapayag akong magpalit. Emily, pwede ba? Hindi ako papayag. Baka mayroon pa ibang paraan, Emily. Wala nang ibang paraan, Emily. Marco. Emily. Ako ang gusto ni Miguel. At hindi siya hihinto hanggat makuha niya ako. Ma, hindi maaayang iniisip niyo. Masyadong delikado tao si Miguel. Hindi ko tayo nakakatiyak kung anong plano niya gawin sa inyo. Daniel, papatayin ni Miguel si Katerina kapag hindi ako makipagbalit. Kailangan natin iligtas si Katerina. Kailangan natin gawin ito. Sugat niyo. You underwent surgery, Mamu. Pero maganda naman ko yung kinalabasan ng operation, kaya hindi niyo ko kailangan mag-alala. Kung gano'n, bakit kaya umiyak? Si Katerina. Tinukot ni Miguel. Sabi ni Daddy, hinihingi daw ni Miguel si Emily kapalit ni Katerina. Pero hindi pumayag si Daddy pati si Daniel. Delikado daw yun para kay Emily. Paano si Katerina? Hindi ko alam. Ay, hindi ko alam. Kasabanan ko ito. Kung hindi ako kumampi sa demonyo, hindi sana magiging kabayaran ng pamilya. Salakanan kanyan. Hindi mo kasalanan. Matatapos din ang lahat ng ito. Mabuting tao si Daniel at si Katerina. Malalampasan din nila ang lahat ng ito. Margaret, huwag ka nang mag-alala. Baka kung mapapano ka pa. Galing-galing mo. Oh, ikaw. Bilib na ako sa'yo. Makukuha mo na rin ang gusto mo. Bukas, mayaman ka na naman. Magiging misis mo na naman si Emily. Fantastic! Hindi ka magtatagumpay, Miguel. Dahil hahabulin ka ni Daniel at papatayin ka niya. Oh, 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 oh.
din yan. Buti nakauwi ka na. I miss you. Walang Daniel, gusto ko lang maging special yung bawat gabi natin. I love you, Daniel. Ikaw ang siyang mamahal. Sabay ka na matulog. Hindi po, Papa. Hindi ako aalis dito sa bahay namin ni Katerina. Sasamahan ko na muna siya. Ma, bakit lang mo dahil sakit? Sana tinagalit, di ba? Bakit kailangan ako ulit si Katrina? Kung galit sila, bakit di ako content nila? Bakit huwag sila? Bakit di ako harapin nila? Bakit hindi ako harapin nila? Wala rin siya sa bathroom. Naghanap na rin ako sa paligid. Talagang wala si Emily. Diyos ko, isang malaking pagsubok ang hinaharap naming pamilya ngayon. Pero naniniwala ako na sa tulong ninyo, malalagpasan din namin ito. Ako po ang sanhi nito. Kailangan ako din po ang magtatapos. Tulungan niyo po ako. Gabayan ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng lakas. Sa dapat kong gawin at nagsusumamo ho ako, nasa huli, bibigyan ninyo kami ng hustisya laban sa aming mga kaaway. Kita tayo. Tayong dalawa lang. Hindi sinasagot ni Emily yung telepono niya. Hindi kaya kinuha rin ni Miguel si Emily? Maraming security sa labas, hindi makakapasok yun dito sa bahay. At saka, hindi papayagan ng mga security na hindi sila kasama ni Emily kung aalis. Tita, nakipagkita si Emily dyan kay Miguel. Sigurado ako. Kapag tumawag si Mrs. Montenegro o kaya si Tomas at Miguel, kailangan sabihin niyo sa amin. Huwag ko kayong magtago ng kahit anumang impormasyon. Kailangan natin magtulungan para malutas ang kasong ito. Salamat. Hello, Emily, my darling. Tonight's the night. Our wedding night. Thank you.
Hello, Miguel. Daniel, dali mo sa akin si Emily ngayong gabi, ha? Si Mama. Oo naman. Ano ka ba? Nasaan ang utak mo? I-check mo nga ang bulsa mo. Di ba sa simula pa lang, si Emily na ang hinihingi kong kapalit ni Katerina? Sige, Miguel. Dadaling ko si Mama. Pumayag na rin siya na makapagkita sa'yo. Saan mo gusto tayo magkita? Sa gulod. Sa may Contreras Highway. At Daniel, huwag kang magkakamaling lansihin ako. Kapag ako nakakita ng police o NBI agent, yari itong asawa mo. Huwag kang mag-alala, Miguel. Tutupad ako sa usapan natin. Wala akong isasama kundi lang si Mama. Darating kami doon. Handa mo na yung mga bata. Lalakad na tayo. Tomas. Miguel, magkita tayo. Buti naman tumawag ka agad. Medyo may nahabol akong deadline eh. Kailangan ko na ng pera. Saan? Sa gulod, sa may Contreras Highway. Siguraduhin mong dadalhin mong pera doon ah. Kung hindi, patay ang kapatid mo. Oo, Miguel. Higit pa sa halagang inaasahan mo. Gising na! Alis tayo! Magkikita na kami ni Tomas at Daniel. Makukuha ko na yung pera, tapos aalis na kami ni Emily. Pupunta kami sa isang honeymoon that she will never forget. Sisira ka na pa'y. Hindi ka magtatagumpay. You think? Hindi mo kasi alam yung plano ko eh. Maghaharap-harap na kami ni Tomas at ni Daniel. Eh di ba alam mo naman kung gaano nilang kinamumuhian ng isa't isa? Di, mangyari doon, pagkahawain ko silang dalawa. Kunin ko yung pera, iiwan ko na sila. Tapos patay na sila! Nice, no? Ha? Huh? Oo. Oh. Sige, mali. Nahandaan lang ako. Toothbrush, cargo! Showtime.